Okay. Ang total labor force natin, malaki-laki dito. Siguro masabi na kung lahat ng mga may trabaho at walang trabaho, hindi bababa sa 50 million na Pilipino ang masabi na sa labor force. More or less yan. 46 million na employed, tapos officially mga 3.5 million na unemployed ngayon. So malaki, mga sabihin natin mga 50 million. Ngayon, ilan yung underemployed dyan? Sa ngayon, 6.8 to 7 million ang unemployed sa total labor force. Pero ang punto namin dyan, hindi lang actually underemployed ang problema. Kasi una, may kumulang 3 million na walang trabaho, pero may dalawat kalahati medyo yung Pilipino na walang trabaho na hindi tinatawag na walang trabaho ng gobyerno. So may problema dun. Dapat tulungan din sila. So sa laki ng napangailangan, pansya namin ngayon, basically ng bottom line, mahigit 6 million Pilipino dapat ituring na walang trabaho. Ito yung tagdyan, halos 7 million Pilipino na underemployed. Sinong sinasakop dapat ang employment insurance? Dapat lahat ng Pilipino na nangailangan ng tulong, bibigyan dapat ng support at bibigyan dapat ng ayuda. So iniwala kami sa termino na universal social protection. Hindi lamang yung 4Ps na CCP na napakaliit lamang ang sakop niya, yung pinakamahirap na 4 milyong pamilya lamang. Iniwala kami, lahat ng Pilipino na nangailangan, dapat mabigyan ng sapat na tulong, lalo na sa panahon ng kalamidad. Pero actually, kahit sa panahon ng mga personal na krisis, na mawawala ng trabaho, kailangan sa support na talaga sila.